Real Long time, long time. Long time, long time no see. Welcome to the show. How's everyone doing? Kamusta? Kamusta ang lahat? Mabuti, masaya. Medyo ano ba? Nostalgic or hindi naman nakikita ko kayo every, you know, now and then. Ngayon lang ba ulit kayo nagkasama-sama sa hall? And how does it feel? Kasi yung ibang members, like si Kian, the newest addition sa ASAPSessionistas, hindi mo naabutan yung mga, yung the original yung one. Yung panahon namin. Ay, pakita lang natin yung ayoko sana sabihin yung term na yun eh. Sino yung mga original ASAPSessionistas? Ang sarap lang nung pakiramdam na nakakasama mo na ngayon yung parang, kasi, ingat ka, ingat ka! Wala kang sinasabi. Okay, dito ako sa ilan. Then, nakakatawa kasi like sila Nina, sila Duncan, napapanood ko lang sila sa music videos nila dati. Alam ko, at respetado ko yung contribution nila sa music industry, alam mo yun. At sinakasama ko sila. So, it's really nice to see Duncan and his durag. This is so nostalgic. I know. Oh, nostalgic na yung durag na yun. What's your name? Pero ito, matanong ko lang, sino ba yung pinaka, hindi ko na sasabihin na ano eh, pinaka-original yan. Or para mas maganda yung word. Wait lang, yung host ko talaga dito bigla na lang umalis? Yes, ganyan talaga. Ganun pa chill out sa chill out? And then meron siyang hinanda mga questions para sa ito. Sino yung original? Tanongin natin si Richard kasi yung pinaka-matanda. Char, Char! Si Kuya! Sino yung pinaka-matanda? Si Kuya! Eh, hindi naman, oh. Ano, sandali ha? Ano naman ang mag-usapan? Hindi, kasi sino yung pinaka-matanda. Thank you, ha? Char, dahil tanong mo, wait lang, guys. Hindi kaya ka narinig, pakiulit. May shout tayo bukas? Oo, meron. Wala ata, wala ata. Yun nga yung question, o. Yung pinaka-pioneer. Oh, yung pinaka-pioneer. Masaya na una, si Duncan, Nina, Richard Poon, si Dee, Juris, and me. And then hanggang sa natagtag na nga yung nananaganan. Pero alam ko na, alala ko na dati, I think na mga 3 years or 4 years ago, nagtutour kasi yung ASAPSessionistas. Kumbaga nagkaroon sila ng sariling show talaga na abroad at sila talaga yung pinaka sobrang sailing tour natin abroad. Sobrang yun. Diba? That's mind-blowing. Kasi experience ko, wala ko na. Sobrang memorable yung pinakauna dyan, yung kick-off actually. Yung Araneta concert yun. Noong 2009. Yun yung pinakasimula. Yung pinakasimula. And then okay. After that, naka-US. US, Canada. Tsaka first year yun ang ano, session. Galing distance. Yan. Yeah. Ang galing yan. Actually, bukod sa ano, ang pinakamasaya sa tour, hindi yung show talaga eh. Masaya din yung mga downtime namin. Yun. Ano ba ang favorite nyong gawin pag downtime? Actually, iba-iba kami na ugali kasi. Marami kami sa grupo. Meron na yung mga boring dito, nakita mo yung katabi mo? Yan. Meron kami tinitawag. Si Juris boring? May tinitawag kami Jurisim. Bakit boring? Jurisim. Lagi ka nasa kwarto yan. Jurisim. Actually, pareho kami na ugali. Kami yung parating nasa kwarto, ang lagalag. Ito, yan. Bookingan na. Oo. Pero ito nakikita yung ang mahilig mag-shopping yan. Uy, lahat ng gadgets meron si Nina. Hindi ko makakalimutan yun. Baka susunod ano, ko. Pagbukas ng van, punong-puro ng gamit. Yan si Nina, masabi. Pero sige, alam niyo dahil nga tuloy-tuloy ang pagbubukingan yung bakit kaya hindi tayo mag-gay ngayon. Booking person tayo. Ang ASAP pinaka. All we have to do is kukuha kayo ng question dito and then kasabihin niyo kung sino sa kagrupo niyo bukingin yung tanong. Pwede din, diba? Pero okay. Let's start with, sino bang sisimula? Let's start si Aizo. With, Isama mo na. The pioneer. Yeah, bunot ka na isa and then... Malaki yung pot, baka magulat po kayo. Sa to kayo lang siya. Baka magsalita na ako, ayan. Aling ASAP segment or performance ang pinaka-inaabangan mo aside from yours? ASAP segment, aside sa ASAP Sessionista. Ako, okay. Sa totoo lang, kung nasan yung segment mo, Alora, yung inaabangan mo. Wow! Alora!